bagkos ang kalooban ng Panginoon. Salamat sa ating buhay na Diyos. Salamat walang dahil sa tiwala po ninyo. At sa tulong ng Panginoon, tayo po'y sama-sama ang paglilingkod sa kanya. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Siguro, isasabay na natin ang installation service, mamaya. Kasi pagbabalik pa po rito, panibagong gastos lang. At ayaw ko nang pabalik-balik sa inyo, mga kapatid. Gusto ko isang beses lang para matapos na, di ba? Kaso nga lang nag-delay dahil nga sa proseso. Narito ang ating kaibigang pastor, Pastor Pete, kasama ang kanyang sweetheart, ang kanyang first lady, Sister Lucy. Palagpakan natin si Pastor Pete. Pinakamagandang babae sa balagay. Asa ko rin. Kahit yung asawa ko, siya, Pete, kumagandang babae sa balagay. Tumay tayong lahat. Praise God. Hallelujah. Mamaya, pag-pray natin sila. Ephesians chapter 4. Kung meron kayong Bible. Hindi ako makangaral, mga kapatid. Dahil ito ay fellowship lang. Mga kapatid, ito po ay konting exhortation para maging formal ang lahat ng bawat. Chapter 4, verse 3. Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. First Thessalonians chapter 5, verse 12. Ngunit ipinamamanhit namin sa inyo, mga kapatid, na kilalanin ninyo ang mga nagpapagal sa inyo at namumuna sa inyo sa Panginoon at nagbibigay babalak sa inyo. Diyos na mabagin, ang gawaing spiritual ay isang maselang bagay pa. Dalangin ko po na ang bawat isa na nandito, Panginoon, ngayon. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala na binigay mo, Panginoon, sa iyong lingkod na si Pastor Arniel, Panginoon, sa punang kanyang pamilya. Panginoon, tinanggap nila, Panginoon, ang aming kapatid bilang tagapangalagan nila, Panginoon, ng kanilang mga kaluluwa. Lord, ang pananagutan ay malalagay sa kamay ng aming kapatid na si Pastor Arniel, Panginoon. Kung siya magkamali, Panginoon, kasama siyang may impyerno, Panginoon. Kung pinagbuti niya ang kanyang pagpapastor, kasama siyang pupunta sa kalangitan, Panginoon. Dalangin ko ang iglesia nito, Panginoon. Hayaan mo kung may paunawa namin ng gusto, Panginoon, ang kalagayan ng iglesia kasama ng kanyang pastor. Salamat po, lahat ng ito ay aming binabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. And everybody say amen. Amen. Kung may ganang taklo, sabi mo, God bless you. God bless you. You may all be seated. The church's responsibility to its pastor. Ang responsibilidad, pakinggan niyo maigi, ng iglesia sa kanyang pastor. Ang sabi ng Panginoon, Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against me. Ang church ay tinatag ng Panginoon noong malayo pang panahon. Kailan nagsimula ang last days? Day of Pentecost. Doon ang counting ng last days hanggang sa ngayon sa atin. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas nang ang iglesia ay tinatag ng ating Panginoon. At maraming buhay ang nagbuwis na sa iglesia. Number one dyan ang mga pastor. Ang pastor sa puso ng Panginoon galing dahil calling ito. Ang pastor, mga kapatid, ng United Pentecostal Church, hindi yan patayan ang maraming diploma sa bahay.
lahat ng klase ng mga degree, doctor of one, conductor, lahat ng doctor, lahat ng laude, mga kapatid, hindi yan ang batayan para maging pastor kasi isang simbahan. Ang pastor, galing mismo sa ating Panginoon. Bago ko naging pastor sa bagong baryo, ayaw ibigay sa akin ang lugar na yan. At mayroong gustong magpastor dyan. Akalain nyo, pang-pitong pastor ako sa bagong baryo, hindi lahat UPC. Ako lang ang UPC. Ah, sorry. Pangalawa ko sa Pastor Charles, di ba? So, mga kapatid, kasama yung mga independent pastor, na iba, mga kapatid, maraming pastor ang tumaan dyan. At ang banta sa akin, pastor, magtatagal ka kaya? At natakot ako. Dahil yung ganong klaseng mga salita, proven yun sa lahat ng mga nagdaang pastor, may mga pastor na nawala, may mga pastor na nag-backslide, may mga pastor na hulog sa kasalanan, nahulog sa, excuse me guys, nahulog sa babae, nahulog sa lalaki, nahulog sa pera, nahulog sa kanan, lahat! Nahulog, mga kapatid. Pati ba si Pastor Charles kasi kasama namin siya? Nang ibig sabihin, ang pastoral duties, bago kami tanggapin bilang isang licensed minister ng United Pentecostal Church, mayroon kaming pinipirmahan ng mahalagang bagay. Dadaan ka sa butas ng karayom bago ka aproban maging pastor. At pag ikaw ay na-approve naman bilang isang pastor ng United Pentecostal Church, wow, mga kapatid, ka-level ka na ng lahat ng pastor na nangangasiwa ng gawain ng atin. And church, gusto ko pong imungkay sa inyo o iparating sa inyo ang mga katagang ang pastor, mga kapatid, ay maraming bagay ang pinagdadaanan. Pero bago talakayin, mga kapatid, ang responsibilidad ng isang iglesia sa kanyang pastor, mayroon muna akong gustong iparating sa inyo 10 dahilan kung bakit ang mga pastor ay nagugwit sa ministry. Una, discouragement. Ang pastor nagugwit sa ministry, discouraged siya. May mga panahon, si Pastor Jan ay pioneering pastor. Ikaw ba pioneering sila? Magkakasama kami, mga kapatid, sa bagong baryo. Kahit anong galing mo, lalo't wala kang galing. Ako ba niyo ko? Kahit anong galing mo, lalo't wala kang galing, hindi ka tatagal sa ministry. Salamat kay Pastor Vic, mga kapatid. Ang lugar nila ay lumti ang lugar. Lugar ng mga magagandang tao, mga elite. Kaya ito ba yung mes? Sinasasak. Kinawag ka. Pag hindi ka tinawag sa isang lugar, discouraged ka, bakit? Dito ba ako sa lugar na ito? Mga kapatid, ang isang kaluluwa, sabi ng Bible, laksa-laksang anghel ang nagkakasaya sa langit. Number one, mga kapatid, na dahilan kung bakit ang pastor ay nawawala dahil discouraged siya. Pangalawa, failure siya. Pastor Arnel, ang pastoral duties ay hindi niya sa iyong galing. Kahit anong galing mo magkano, nasubukan ko pa nga yung ano, gumawa ng mga graphics-graphics, attendance, financial, tapos yung mga bumabato sa akin, ginagawa mo, habang tinitignan ko yun, para ako mamamatay. Kasi may pabulusok, dire-diretso bulusok siya mga boy, ang tagal makaahon. Kaya kung titignan mo yun, failure ka sa ministry. Hanggang sa sabi ko, Lord, bahala ka na. Kung nadami, salamat. Kung hindi, sino lang, basta hindi ako mag-quit sa ministry. Failure, mga kapatid. Dahil maraming pastor ang bigo. Alam po natin na may mga nanggaling na pastor dito sa inyong lugar, mga kapatid. Alam nyo, ang pastoral duties, hindi ang kayabangan. Nakakala natin kung sino ka, mayroon pa rin angkas, may brotherhood pa rin ang mga pastor. Pangatlo, loneliness. Salamat ka, pastor, may asawa ka, may anak kang malalambing.
Dapat nagpapahinig sa unang anak. Wala akong sinasabi, mga kapatid. Malinis ang puso ko. Wala akong sinasabi. Okay, panalang, mga kapatid. Loneliness. Maraming pastor na bagamat may pamilya, may anak, pero akala niya, siya lang ang mag-isa. Bakit? Para magang kumikilos siya mag-isa sa loob ng simbahan at walang pakialam ang mga members kanya. Isa yan sa dahilan kung bakit ang isang pastor ay nag-quit sa ministry. Pangapat, moral failure. Dito mapapansin natin, mga kapatid, kasama pa rin yan sa dahilan kung bakit umaalis ang isang pastor. Pag-apat, mahalaga, financial pressure. Alam niyo po, pag nagsisimula ka sa gawain, ang offering mo, tithe sa offering, ay 150. Si Pastor Vic, pag nagbabalita sa amin, grabe, mga kapatid, ganun-ganun pa siya. Si Size Bill. Ito si Size Bill. Kami na lang nagkakaintindihan noon, mga kapatid. Paano na lang kung may binubuhay kang pamilya? Yes. Paano na lang, mga kapatid, kung mayroon kang anak? Si Pastor Rumpag, nung nagsimula siya, alam niyo ba ang iniinom ng kanyang mga anak? Mainit na tubig na mayroong asukal. Hindi nangyari sa akin yan kasi wala pa akong anak noon. At wala pa akong asawa noon. Wala pa akong nagkakagusto sa akin noon. Financial pressure, mga kapatid. Napaka-importante kasi maraming pastor ang nagtatrabaho na lang napapabayaan ng ministry. Dahil gipit sila sa pera. Pag-anim, laging galit ang pastor. Pag ang pastor laging galit, pati membro galit din. Pangpito, burnout. Parang, alam nyo, ayaw mo nalala sa pastor dyan. Ayaw mo magsimba. Alam nyo, yung kaibigan ko pastor sa Cavite, kaklase ko sa Bible School, sa sobrang bigat ang nararamdaman niya, discouraged sa lahat, yung pinagbabanggit ko unang-una hanggang sa pangpito. Nasa kanya na lahat. Ano sabi niya? Ma, nanak, aalis ako. Saan ka pupunta, Dad? Guest speaker ako sa loob sa isang simbahan. Pero hindi totoo yun. Ikaw mag-preach, aalis ako, mag-preach ako. Pero ito yan, mga patid, naglakad-lakad siya. Naglakad-lakad siya, pastor. Habang naglakad-lakad siya, tumutulo ang luha niya, Panginoon, tinawag mo ba ako? Grabe, mga kapatid ng ministry. Pangiting-iting kayo, pero ang pastor paiyak-iyak. Bakit? Kung mayroong 100 membro, 100 klaseng ugali ang pakikisamahan ng pastor. Amin ba, mga kapatid? Amen. Alam niyo po, mas matutuwa pa ako kapag mas mahal nila ang aking asawa kaysa akin. Dahil proud ako kapag ang membro, mahal nila ang aking pamilya at anak. Di ba hindi sila lumapit sa akin basta mahal na mahal nila yung asawa ko at mga anak ko. Walang kaso sa akin yan. Pero kapag ang asawa at anak kinatitisura sa loob ng simbahan, mga kapatid, malaking bagay yan na dakok sa ministry ng isang pastor. Yes. Pang-8, physical health kay Pastor Japit. Si Pastor Japit walang masamang tinapay sa amin. Napakabait na pastor. Napakagaling na pastor. Amen. Yung nga lang talaga, mga kapatid, nagkataon binaknang siya ng ganong klaseng pagsubok. At ang pastor na ito ay matatag hanggang ngayon. Sabi niya, Prisme, hanggang ngayon naniniwala ko sa miracle ng Panginoon. Grabe, mga kapatid, ang kanyang panahon. Pansyan, marriage, family, problems. Ang sabi ng Ephesians, ang isang bishop dapat mayroong isang asawa lamang. Pangalawa, dapat magaling siyang mag-handle ng kanyang pamilya. Pastor Arnel, iwasan niyo mga pastor.
na napakabait nyo sa membro, mabagsik kayo sa inyong mga anak. Masyado kayong mabait sa mga pangkapatiran, pero mga anak nyo, sobrang higpit mo. Failure ka dyan. Maging man sa pag-aasawa, sa pagiging mag-asawa. Kung magaling kang mag-counsel, dapat pinamumuhay mo yan. Hindi kami nagpastor kahapon lang. May mga pastor, nag-preach yung pastor. Alam nyo, ang demonyo ganyan. Eh, yung asawa niya doon sa likod. Ganito talaga yan. May mga ganyan. Pinatay yung ano, mga kapatid, yung, kasi yung circuit breaker na sa likod. Pinatay ng asawa ng pastor. Uy, pinatay ng demonyo ang ino. Baba yung pastor. Puntahan ko muna yung ginawa ng demonyo. Ay, takilunat pa. Nag-imprince yung asawa, mga kapatid. Nag-imprince yung pastor, yung asawa na sa likod. Nagpapatugtog ng word na eh. Sister Lucy, Judy. Ang successful ng pastor, mas matindi ang papel ng asawa. Alam niyo, kung wala si Pastor Amedi, hindi ganyang kagwapo ang asawa na si Pastor Jan. Alam niyo, nang in-interview siya, mga kapatid, sa board, sabi ko, approve niyo yan. Mas magaling pa sa asawa yan. Kailigan kita. Alam niyo, mga kapatid, ang approval ng isang minister, nasa presbyter, approve niyo yan. Walang problema dyan. Yung asawa niya, mabait yan. Kaya, walang maraming tanong. Bakit? Nakita naman ang hospital eh. Pero kung nakita ko kay Sister Medi na problema sa ni Pastor dyan, eh bakit ko i-recommenda yan na bigyan ng license? Amin ba, mga kapatid? Kaya ang isang pastoral duties, napaka-importante, mga kapatid, yung asawa niya, yung pagiging pamilya, yung kasal, ang pinaka-importante sa lahat. Plus, dapat ang pamilya ang unang-una sa lahat sa mag-asawa kundi sa lahat ng pastor. Palapagan natin ang ating Panginoon. Pang-sampo, too busy. Maraming kwan, negosyante, maraming mga professional na pumasok din sa ministry. Ang problema nga lang, napabayaan ang ministry dahil mas matindi ang kanilang trabaho sa labas. Huwag kang magpastor pag ganun. Ang pastoral duties, dapat full-time ka. Kung kaya mo magtrabaho, magtrabaho ka. Pero, dapat ka mas matimbang ang trabaho mo kaysa ministry. Mag-quit ka sa ministry. Kasalanan sa Diyos yun. Pero kung kaya mong pagsabihin at mas matindi ang timbang ng ministry, magtrabaho ka. Pero pastor, hindi ko sinasabi, huwag kang mag-uwin. Kasi wala kang magbayad ng chikol mo. Saka na lang pagbayad na yung sasakyan mo. Pero yung puso ang tinutukoy ko dyan, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Yan ang sampung bagay kung bakit ang isang pastor nag-equate sa ministry. Now, ano naman ang responsibilidad ng church sa kanyang pastor? Si Pastor Arnel at ang buong pamilya niya, ngayon siya na ang opisyal na pastor ng Malanday, UPC Malanday, Valenzuela City. Palakpakan natin ang ating Diyos. Responsibilidad ng isang simbahan, mga kapatid, cooperation at saka support. Amen? Amen. Yung aga-aga, tulog pa ako nag-message si Anes, Sister Lodi. Presley, hindi na pang mag-message. Buti, bago na ako noon, nakita niya yung kanal. Talagang inayos, ayos ko yun, mga kapatid, nag-gila mo sa pagkat para nakalimutan ko pumunta kay Biggie Dino para mag-retouch. Pero sa natural na guwapo, walang kahit walang retouch mo. Ang sabi ko roon, yung support lang ang maibigay niyo sa pastor, sapat na sa kanila. Walang iwanan. Ang tinutukoy ko kayo mga tatay, kung noong araw, nakikipagbasagan tayo ng mukha, sa away, walang tumatakbo. Hawas mo sa ministry. Pag may nanira sa pastor nyo,
iglesia na, sabi nila. Kami na, ang believer pa, pumapatay. Lalo ba yun? Mga iglesia ni Kristo kami. Pumapatay kami, alam-alam sa aming simbahan. Grabe sila, mga kapatid. Mga taong sistema, pero okay naman. Sa church, mga kapatid, hindi natin gagawin pumatay ng tao. Pero, huwag niyong iiwan ang pastor niyo. Sama-sama sa hirap at ginhawa, mga kapatid. Parang kaya natin natin sa ito. Hebrews chapter 13, verse 17, sabi nito, obey them that have rule over you, and submit yourselves unto them, for they watch over your souls, as they that must give an account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Magpasakop kayo. Mga kapatid, ito po, pagdating sa spiritual matter, trabaho ng pastor yan. Pagdating sa pamilya nyo, gawain nyo yun, mga kapatid. Hindi makikialang pastor. Tama? Tama, mga kapatid? Pagdating sa usapin spiritual, ang pastor ang nagdidesisyon. Pero kung mayroon kayong mga group of elders, nagpaplano sila, pero ang approval pa rin sa pastor. Kasi nagpipray yan. Once natapahamak ang church, pananagutan ang pastor yun. At yan ang pinaka-iingatan namin. Mga kapatid, support and cooperation. Kita tabang yung kadami. Sabi mo, tama. Pangalawa, prayer and spiritual battles. Gusto ko pong hilingin sa church na ito, na mag-organize kayo ng isang prayer warrior na kahit dalawa tatlo na magpipray lang sa inyong pastor at sa pamilya ng pastor. Yung mga kapatiran na sa palagay nyo may mga arthritis na, matatanda na, yun mga kapatid, pag mag-pray yun, matagal bakit? Hindi ka na makita yun eh. Sakit, alam mo, pumulipuli. Alday nyo mawala yung sakit. Okay, ang tinutukoy ko mga kapatid, yung ganyan klaseng mga tao, matyaga yan pagdating sa gawain pag-spiritual. Please, ipag-pray nyo ang inyong pastor. Matanggal ng pamilya. Pag nakita nyo binless ang pastor nyo, huwag kayong maingit. Lalo kayong proud, mga kapatid. Kasi ang pag-aalaga ng church ay parang pag-aalaga ng pamilya. Gusto ko bang imulat kayo kung ano, papaano mag-treat o mag-alaga ng pamilya ang pastor, ganun siya mag-alaga ng simbahan. Kung gaano siya kalinis sa loob ng bahay, ganun siya kalinis sa loob ng simbahan. Kung ang pastor niyo mabay, mataas ang IQ niya sa ministry, ganun din sa loob ng simbahan. Amen ba mga kapatid? Kaya kailangan niyo ang support. Kailangan ng pastor niyo ang suporta pagdating sa spiritual na usapin. Isang malakas na palakpak. First Timothy chapter 2 verse 1 up to 2. Kaya nga una sa lahat, sabi ng sabi ni Paul, ipinamamanhi ko na ang lahat ng mga dalangin may paghiling. Ang mga panalangin, ang mga dalangin sa pamagitan at pasasalamat ay gawin para sa lahat ng mga tao. Gawin din ang mga ito para sa mga hari at para sa lahat ng mga nasa pamamahala. Ito ay upang mamuhay tayo ng payapa at tahimik sa lahat ng gawaing makadiyos at karapat dapat na pag-uugali. Napaki-importante na makita sa atin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Bibilisan ko na mabahay, pangatlo ay ito, loyalty and faithfulness. Kahit anong galing ng ibang pastor, hindi siyang mag-aharap sa inyo sa langit. Huwag niyong ikukumpara si Pastor Arnel Romero kay Pastor John Ibalan. Magkaiba sila. Si Pastor John Slim. Si Pastor Arnel ay healthy. Magkaiba sila, mga kapatid. Tama? Ang loyalty, napaka-importante sa pastor. Magtiwala lang kayo, hindi kayo papahamak. Pero kapag ka alam nyo, ipapahamak kayo ni Pastor Arnel, panahon na para umalas kayo sa kanya. Pero hanggat, sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Hanggat si Pastor Arnel ay sumusunod kay Kristo, sumunod kayo sa kanya, kasi ang kanyang landas patungo sa langit.
kasama dyan ang giving sa financial na bagay. Mag-ikapo ang bawat isa. Magbigay sa gawain ng Panginoon. Maging disiplinado tayo sa oras. Pag oras-oras, ako mga kapatid, pag sinabi ko oras-oras, ayaw ko na ako inaantay. Gusto ko ako mag-aantay. Kaya-kaya na inaantay ka pa. Tapos natin ang naantay, siya parang tingin lang, pero pag ikaw ay doon, ikaw ang nag-aantay, relax, na-relax ka. Tama? Tama, mga kapatid? Si pastor, hindi ka ba lagi sa Diyos? Ha? Hindi. Wala mong kilala ng ganyan, mga kapatid. Sabi ng soul leader, tatlo pang awit, wala pa si pastor. Mga kapatid, damit ng mga tila naman. Tapos, wala pa si pastor. Wala pa, apat na, kanta pa. Naaawa ako sa church na yun, pastor ko dyan. Totoo yan, hindi kwento barbero yan. Yung pastor nila, mga kapatid, pag sinabi niyang malapit na, kagigising pala. Kayo, mga kapatid, kung hindi ganyan ang pastor natin, kung laging on time ang pastor, dapat on time din kayo. Pag laging late ang pastor, magpalit din kayo para patay-patay. Wala ba? Pero pag laging ang pastor ay on time, dapat mapatid, sama-sama. Palapagan natin ang ating Panginoon. Sunod, be willing to learn. Amen. Sa Word of God. Huwag kang huwag palagi natin magaling ka sa pastor. Sabi nga ni Miriam si Moses lang ba, nilangisan ng Diyos, magaling naman talaga siya. Magaling naman talaga niya. Bagamat si Moses ay aral, professional siya, pero kinantsawan pa rin siya ni Miriam. Siya lang ba, nilangisan ng Diyos, kaya ko rin. Ibig sabihin, pagdating mga kapatid sa Bible, pag-aaral, mas magaling yung kanyang kapatid. Pero, ang sinabi ng Diyos, kung sino ang nilangisan, yun ang kinakampihan ng ating Panginoon. Yes. Yung idea mo, yung galing mo, ipasabog mo na lang sa pastor. Kasi may sumpa pa yan ng Diyos kapag nagkakamali ka. Napaka-importante sa isang anak ng Panginoon, mayroong teachable spirit. Huwag kang mayabang. Amen? Amen. Ang motivation ng simbahan, kahit sino nakatayo dyan, irespeto natin sapagkat ang Diyos ang nangungusap sa atin. Proverbs chapter 9, verse 8, mga kapatid, sabi rito, punahin ninyo, punahin mo ang mamutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Verse 9, matalino ituruan mo lalo siyang katalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Yan ang totoong submissive, mga kapatid. Mayroong teachable spirit. Sunod, mga kapatid. Paano tayo bilang, hanggang ano mas matay, pastor? Nag-introduction pa lang, pastor. Hindi pa ako nasasalit, hindi pa ako nag-iumpisa, mga kapatid. Introduction pa lang. How to be a blessing? Paano ang isang member o church ay magiging blessing sa kanyang pastor? Unang-una, kapatid, alam nyo, sabi ko nga simpleng yakap lang sa pastor, tapik lang sa balikat, sapat na sa amin na, pastor, kaya natin na. Yes. Di ba? Hindi yung pag-alis nyo, walang pakialam, pastor, isa kami. Namamadala ko Masakit sa pastor yan. Okay? Pangalawa, mga kapatid, meals and getaways. Yung ganitong bagay, pastor, may time ka? Wala, kapatid. Baka pwede kayong sumama sa akin kayong buong pamilya. Sagot ko! Saan tayo? Manila Hotel. Yung order ng pinakamahal dyan. Sagot ko lahat. Pardo-pardo yung kapatid. Ha, di ba? Mga kapatid, simpleng candy lang, i-trip yung pamilya ng pastor, malaking bagay yan. Di ba, Bagong Baryo? Yes. Simpleng, hindi ko nararanasan yung mga pastor. Kaya sinama ko sila dito Para tabahan. Pangatlo, mga kapatid,
special offerings. May mga conferences. Mga appointment ng pastor sa labas. Huwag nilang antayin magparinig pa ang pastor. Gaya ng ginawa ko kanina, nagparinig pa ako. Tinalinggan ko yung simbahan, mga kapatid. Habang nagsasalita ko, parintingin ko sa mga hulog na pisa. Palambing. Pero kung minsan, ang pastor mahihay. Huwag niya tayo, kaya matulog tayo. Pagdating sa mga conferences, dapat nag-organize na kayo. Magkano kaya ang registration ng pastor? Magkano kaya ang hotel sa loob ng isang linggo ng pastor? Magkano kaya ang kakainin niya sa mga mamahaling restaurant ni pastor? Doon pa lang, mga kapatid. Bagamat hindi umiimik ang pastor, dapat pinag-uusapan. Mga tagin nyo, siya nag-pipray na maligtas kayo. Pabigsan-bisan, bumawi naman kayo. Sa mga birthday, okay, sinabi ko, kunting yakap sa pat na yun. Pero, lagyan mo ng sobre yung pusa. Yakap sa mga sulok ng sobre, mga kapatid. Malaking bagay na yun. Amen? Palapagan natin ang ating Panginoon. Paglima, mga kapatid, salary and wages. Ito ang tradisyon ng United Pentecostal Church. Ang tithes ay para sa loob ng simbahan. Ang administrator, mga kapatid, ngayon ay si Pastor Arnel Romero. May matalamang tuloy mong pangalan? Arnel. Hindi, para gutuhan natin, baka muli pasok yan, huwag naman. Ngayon, mga kapatid, dahil sa maliit ang simbahan ninyo, discretion ng pastor, kung lahat ng income ninyo, mga kapatid, ay gagastusin ni pastor para ilibre kami mga pastor. Kung simutin niya lahat ng kabay ng yaman, wala kayong magagawa, pero pananakutan niya sa Diyos. Ang pinupuntos ko ay ito, siya ang administrator ng simbahan. Parang business yan. Kapag ka ang isang manager o owner ng isang negosyo, wala siyang pakialam sa mga mapatid sa pondo-pondo niyan, hindi magtatagal, bagsak ang negosyo niyan. Sa church, mga kapatid, pagamat ang buong tithes ay para sa pastor, mga kapatid, pag malaking-malaki na yan, pinagsasama-sama lahat, pagkatapos, mayroon ng percentage ang pastor at ang simbahan. Kung sa ngayon, mga kapatid, kung ang tinatanggap ng pastor niya ay 5,000 a week lang, abay, maawa naman kayo, ibi-percentage pa ng pastor yan. 10,000, mga kapatid, pataas ang pinupuntos ko. Kapag 10,000 weekly ang pastor, mga kapatid, panahon na para kumartas-kartas ng paunti-inti. Huwag kong kukunin lahat pastor offering, Sunday school, pondo ng youth, pondo ng AMF, pondo ng city government ninyo, kukunin mo lahat, pondo ng kalsada nyo lahat, mga kapatid, wala yun. Bangkarote lahat ng simbahan nyo. Amen. But alam nyo na kulang ang tinanggap ng pastor nyo. Pasimple lang. Yung kamay, pastor, mag-iingat ka. Yan ang inaantay namin. Lagi may buma kami sa amin na, uy, matagas. Matthew chapter 10, verse 10. Tinan nyo, mga kapatid. Kahit supot ng pagkain, sa paglalakad, kahit dalawang tunika, kahit mga pangyapa o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Amen? Sa umpisa, ang pastor mahirap. Pag tumagal, i-bless ng Panginoon yan. Tandaan nyo, pag binless ang pastor, kasama kayo sa blessing. Palapagan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sunod, ministry expenses. Di pa kaya, pastor, sagutin nila yung auto expenses mo. Di pa kaya. Conference expenses. Ito yung sinasabi ko. May Baguio conference. Pinariringgan muna kayo, mga kapatid. Ang registration namin, 2,180. Tama ba? Pastor, 2,280. 2,280. Wala sa kanila ang pastor. Each
Kung kasama ang asawa, wala sa kanila. Pero hindi man kasama, mga kapatid, kung hindi man kaya, kung magkano na lang ang kaya niyong ibigay. Amin ba, mga kapatid? Amin ba? Alam niyo, gusto ko siyang sumakay sa kanya. Kaso lang, mahal na sila na kaya lang isang. Magkano kaya ang gagas mo sila? Pero kapag sagot ng church yun, kahit saan po ang sumakay sa kanya, hindi na malinigil ng offering niya sa pasko, panggasolina. Amin ba, Pastor? Oh, kaya libre tayo, Pastor, dyan saka na tayo sumakay kasi sumakay niyan. Pangatlo, mga kapatid, housing. Oh, may sarili silang bahay. Insurance. Mga kapatid, sagutin niyo ang PhilHealth saka SSS ng Pastor niyo. Magkano ba ang SSS ng Pastor? Gawin niyong 1,700 monthly. Ako, sagot ako ng church. Yun lang ang pwedeng ibigay sa akin ng simbahan. Tama? Magkano ang PhilHealth? 150. Taon ba yung monthly? Pwede ba yung isang loob ng isang taon? Kasi Sister Jean, kaya-kaya. Ay, sus, mga kapatid. Sabi ko sa inyo yan. Ha? Ay, mag-apply ka. Mga kapatid, ito'y mungkahi lang, pero ito ang responsibilidad ng simbahan. Hindi ako maihiyang bilang presbyter, mga kapatid. Dahil lahat ng pastor ay kailangan mayroong PhilHealth at mayroong SSS. Mga kapatid, pag nagka-problema ang pastor, kayo rin ang magkawawa. Mantakin nyo kung nagkasakit yan, ambag-ambag kayo. Hanggang sa hindi na kayo makatis, paralayas nyo na yung pastor. O, diba? Pero kung kumpleto ng insurance yan. Ano ba yung mga insurance ng Pastor Bin? Na pag nagpakamot ka, eh, ano? Medicard. O, mantakin mo, nauntok lang siya, magkano? 6,000? Sinadya niyang nagpauntok, mga kapatid, sa Pastor Bin? Pag pinalimod dyan ang pusa, kapatid, magkano? 21,000? Gusto magpahaba tayo po, Pastor, para pangitikan namin po. Mantakin nyo, wala siyang problema pagdating sa kalusugan. Malakas na malakas, Pastor. Bakit? Hindi niya problema ang kanyang gagastusin pag nagkasakit siya. Tandaan nyo, mapatid, maraming pastor ngayon ang ayaw mag-retire sa ministry. Matanda na siya dahil wala silang pagkakas. Yung isa, mapatid, 80 plus na. Pinag-re-resign ng presbyter, ang sabi niya, hindi ako mag-resign, mahuhulog ako sa babae. 80 years old, mga kapatid. Sabi ng presbyter, bibigyan na lang namin kayo na, hindi, mahuhulog talaga ako sa babae. 87, mga kapatid, mahuhulog pa sa babae. Sus pa rin, Joseph. Pero ang totoo niya, mapatid, ang kinatakutan niya, mawala siya sa church, at wala na siya mag-resign. Alibay na lang. Nakakalungkot ang buhay ng isang pastor. Pero privilege ang isang maging pastor. Palagpagin natin ang ating Panginoon. Last, honor and respect. Amen. Importante yan na pwede niyong ibigay sa inyong pastor. Si Pastor Arnel ngayon ang residence pastor ng UPC Palanday. Respeto. Ano ba yung honor sa Tagalog? Paggalang. Respeto at paggalang ang napaka-importante. Pastor, bagamat pag punong Tagalog ka, walang po. At pag punong Tagalog, parte ng Bulacan, puro po yan. Maynila, walang po kasi halo-halong tao rito, di ba? Sa ating mga pangaratok, mga pati, napaka-importante yung po. Sa mga Ilocano, walang po yan. Kayo, gagalit yan. Bakit isa ka lang, bakit kayo? Sa amin, mga kapatid, pag matanda, sinabi mong, ikaw, ay, may sampaga, wala ka respeto. Pero hindi lang sa salita yan, ako po ang respect, mga kapatid. Yung simpleng pagtango at pagsang-ayon sa gusto ng pastor niyo, malaking bagay niya ng respeto para sa kanya. Tumay kayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Pwede ba dito ka, Pastor Arnes, na Pastor John, kasama ito sa installation service, mga kapatid. Hallelujah. Kasama si Sister Lucy at Rudy, palis kayo ng M. Dito ka, Sister, kasama ng kanyang dalawang makagandang anak.
Praise the Lord. Sister Amiel, asa kayong isa ng pangalan isa? Abigail. Sister Abigail. Abigail. Malalambing ba yung mga anak mo? Yung anak ko lagi nag-a-ilabi. I love you, Daddy. Paggalit. Galit ako, Daddy. Alam niyo, kapatid, narito po ang pamilya ng Romero. Yung elders ng church, taas ng kamay. LA President, AMF, Sunday School, World Mission, lahat ng elder, kahit wala ka sa ibang posisyon, kasama ka. Pwede kang pumunta rito sa rap. Praise the Lord. Hallelujah. Ito. Mga kapatid, bilang ama ng buong Section 1, ito dala ang ating bios mga madaling ko para pasahin ko sa inyo ang article, mga kapatid, ng pag-install ng isang pastor. Pero sapat na, nasabi ko sa inyo ngayon, tinatalaga namin si Pastor Arnel, sampu ng kanyang pagkakas. Yes. Bilang isang residence pastor ng UPC, Palante, Pastor Pink, Pastor John, dito kayo sa anak. Ipag-pray natin sila, mga elders, ipag-pray natin ang buong mag-anak nito. Mga dalawang dalaga, Sister Abigail, Sister Arnel, suportahin nyo ang iyong tatay. Pag kayo naging pasaway at bumagsak ang iyong ama, kasama kayong babagsak. Sister Ludi, suportahan mo ang iyong asawa. May mga panahon ang pastor hindi umibig, pero punong-puno ng problema. Sister Ludi, minsan may mga sekreto ang simbahan hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Dahil maselan at masisira ang tiwala ng membro, huwag mo nang ipilit na alamin. Pero kung sasabihin niya sa iyo, kasama kang magpipray. Pero pag sinabi niya confidential ito, huwag niyo nang alamin dahil siya lang at ang kapatid at ang Diyos ang nakakalat. Dahil maselan ito, mga patid, ito ay gawain ng ating Panginoon. Let us pray, mga patid, congregation, taas niyo ang iyong mga kamay. Hallelujah. Papunta rito sa mag-anak na ito. Dakilang Diyos na magapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Hesukristong taga-Nazaret, Panginoon. Bilang isang ministro, Panginoon, ng organisasyon ito. Opisyal, Panginoon, ng United Pentecostal Church. Formal kong itinatalaga, Panginoon, si Pastor Arnel Romero, Panginoon, sampu ng kanyang pamilya, na maging residence pastor, Panginoon, ng UPC Malanday, Panginoon, Valenzuela. Lord, sampu ng kanyang mga anak, Sister Lua, sampu ng kanyang buong pamilya, Sister Ludi, Panginoon, Sister Amnia, Panginoon, Sister Abigail, Panginoon, sa mga oras na ito kasama ng mga elders, o Diyos, ng simbahan ito, Panginoon. O Lord, sa pangalan na Jesucristo, Panginoon, saksi ang iyong mga anghel, narito ang mga elders ng Section 1, Panginoon, ang Secretary, Panginoon, Pastor John, Panginoon, Pastor Bing, Panginoon, Lord, Pastor Mendy Ibalan, Panginoon, o Diyos, Lord, sa pangalan na Jesucristo, Panginoon, formal namin tinatalaga, Panginoon, ang kapatid namin ito, bilang permanent pastor, Panginoon, ng UPC Malanday, Valenzuela, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, anuman, Panginoon, ang pagsubok na kanilang haharapin, Panginoon, anuman, o Diyos, o God, ang mga bagay na haharapin ng pamilya nito, Panginoon, sa iyong kamay ipinagkakatiwala ko, Panginoon, hayaan mong kumausap ka sa kanya, Panginoon, para sabihin niya sa iglesia nito, Panginoon, Lord Jesus, salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Pinasasalamatan namin ang iyong kabutihan. In the name of Jesus Christ, we pray. Para pagkanan at kamayan natin, mag-anak nito, mga kapatid. Hallelujah, mga buong church, mag-congratulate sa inyong bagong pastor ng United Pentecostal Church, Malanday, Valenzuela City. Thank you.
Amen.